napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Paborito nyo ba ang gata? Kung paborito nyo ang gata, siguradong magugustuhan nyo itong lulutuin namin for today. Kaya simulan natin lulutuin. Sobrang sarap nito. So ito guys, dahil nagpainit na kami ng mantika dito sa aming kawali, so medyo mainit na yan. O, ito yung maigi. Ayan. Napakasarap nito. Sobra. So ang gagawin natin, syempre, pag yung mainit na itong mantika, is, igisa muna natin itong luya. So bali luya muna ang ilalagay natin. Napakasimple ng luto na ito, pero talaga namang sobrang sarap. Kung mahilig kayo sa lutong gata, at saka kung mahilig kayong kumain ng isda, perfect para sa inyo itong aming dish na iniluluto. No? So, yan. And then, next step na gagawin natin dito, kapag sa tingin nyo na medyo umaano na siya, ang tawag dito yung maano na, yung maamoy na, naamoy nyo na yung aroma ng luya, pwede na natin ilagay ang gata. Diba, napakasimple. Gata ulit yung inilagay. Gata kagad yung ilalagay natin. Hindi natin pipirituhin ang isda. So, kung nakita nyo kanina, yung ginamit namin gata dito is yung powder. Papakita ko ulit sa inyo. Ito yung ginamit namin. Nor complete recipe mix, ginataang gulay. Kapag ito yung ginamit nyo sa mga lutuing gata, talaga namang sobrang sarap. Kumbaga, mas madodoble yung lasa. Kasi, bakit? Dahil, itong nor ginataang gulay, kumpleto na ito. So, kumbaga, nakahalo na dito halos lahat. Kaya, napakalasa nito. Kaya, subukan nyo rin magluto ng gamit yung ganito at siguradong, naku, matatakam kayo. Kaya talagang ihanda nyo na kagad yung extra rice dahil sigurado kami na marami kayong makakain. Sa puntong ito, pwede nating ilagay ang ating isda. Ito yung isda na gagamitin natin dito. Ang tawag dito ay tulingan. Tatlong pirasong tulingan na katamtaman ang laki, medium size, at hiniwa namin ito ng ganitong kaninipis. Tignan nyo. O, diba? Ang kagandahan sa isda na ito, itong isda na ito ay hindi masyadong matinik. Then, lagay na natin.
Kung yung sa iba, nakikita nyo yung pagluluto nila ng tulingan, ang ginagawa nila is buo na tulingan, di ba? Yung gagawin nila doon is gigisa nila yung ano, yung hindi nila lalagyan ng mantika, ipapatong lang nila sa ano, sa kawali. Pero bago nila ipatong, nilalagyan nila ng luya sa ilalim din, ipapatong nila yung etong tulingan. Then pag yung medyo na ano siya, na inita na, yung medyo namumuti na yung kanyang laman, ibig sabihin kasi nung bawa namuti na tong laman nito, ibig sabihin niya medyo maluluto na yan, sa kanila ngayon lalagyan ng gata. Pagkalagay ng gata sa kanila, bawa pagkulo na, doon nila nilalagyan ng gulay. So yun yung kakaibang sistema ng pagluluto ng ano, ng ginataang tulingan. Pero yung gagawin namin yun is ibang sistema, pero masarap din. Halos yung lasa naman nun is nagkakaparehas din, diba? So maglalagay na rin tayo dito ng sili, hindi natin ito gagayatin dahil hindi naman lahat mahilig sa manghang katulad namin, hindi naman lahat kumakain ng manghang, kaya ilalagay muna natin ang sili dito. Ayan, itoppings na lang natin, kaya hayaan natin na medyo maluto yung sili dyan para mamaya pag piniga natin yan, pag yung kakain na tayo ng ano, is masarap, luto dun yung sili, diba? Medyo malambot, kaya ilalagay na natin yan dyan. At ngayon, ang gagawin naman natin ngayon is kailangan natin itong takpan. Pagkatakip natin, hayaan natin na maluto ang isda, saka natin ilalagay yung iba pang mga ingredients. So ito guys, ayan, kumukulo na. At kung napapansin nyo, yung kulay ng ating tulingan is namumuti na. Ibig sabihin niya, naluluto na ang ating tulingan. Pero hindi pa yan talaga luto. Medyo pa lang. So half cook pa lang siya. So ang gagawin naman natin yun is medyo iikot natin, no? Ayan. Gamit itong tongs. Kumbaga para hindi rin siya manikit at para maluto din ng maayos yung kabilang part. Tulad niyan. Ayan. And make sure dahan-dahan para hindi masira yung ating ano, tulingan. Ayan. Ang ganda. Ito, ikot natin. Perfect. Ngayon naman, i-continuous na natin yung pagpapakulo nito hanggang sa medyo, hanggang sa maluto na yung ating ano, ating tulingan, at saka natin ilalagay yung ating iba pang mga ingredients. Maglalagay tayo dito ng gulay. So ayan, takpan muna natin ulit, pakuluan hanggang sa maluto ang tulingan. So ito guys, kumukulo na at ang ating tulingan ay luto na din. Ayan, hindi ko na itanong kanina sa inyo kung mahilig ba kayo sa tulingan. Sarap niyang isda na yan. Ngayon naman, syempre, kailangan muna natin yung ano, medyo haluin at tingnan natin kung nanikit. So, hindi naman siya nanikit dahil sa ginawa natin kanina. Ito, medyo nakadikit pero yan, okay pa rin. Yan. Napakaganda ng pagkakaluto. And then, lagyan na natin ang ating pechay. Ito, magpapasarap dyan. Hindi muna natin yan hahaluin. Yan. Kung palagi kayo nanonood ng video namin, dati pa sinasabi namin na kapag naglalagay ng ganitong mga gulay katulad na ito at saka ng kangkong, huwag muna nating haluin, hayaan nating umimpis. Pero syempre, depende yan sa laki ng inyong pinaglulutuan o kawali. Kung malaki naman ang kawali, kung ang tawag dito ay kawa, yung mas malaki dito, halos triple ang laki, pwede na lang irekta na halo. Pero mas maganda yung paiimpisin nyo muna para pag hinalo nyo, mas maganda. Diba? So yan. Kaya ito pa, iimpisin muna natin at iniluluto natin ito ng nakamahinang-mahina ang apoy para hindi masyadong masunog yung gata at para maganda rin ang pagkakaluto ng tulingan. So yan, napakainit ng loob, sobra, kaya paiimpisin muna natin ang pechay bago natin ito haluin. So ito guys, kung mapansin nyo, pechay na nilagay namin, tignan nyo, umimpis na. Ibig sabihin yan, maganda na yung haluin. Pwede na. Ayan. Saka yung pinakagata, tinan yung maigi. Isang baso yung nilagay natin kanina at ano na siya, medyo natuyo. Pero yan ang maganda. Ganyan ang magandang ano, luto sa gata. Yung makikita nyo, halos tuyo yung ano, pinakagata. Ayan. Pero may sabaw pa rin naman kahit pa paano.
So ayan, luto na oh. Napakasarap. Tikman natin. Tayo sa gilid. Ito yung gilid. Uy, napakasarap po. Tinan nyo guys. Hindi na kami naglagay ng asin. Wala na kami nilagay ng asin. Pero balancing-balansi pa rin yung lasa. Kasi nga, yung ginamit nating gata dito is timplado na. No? Kaya yun, hindi tayo naglagay ng asin. O ng kahit na ano. Pwedeng-pwede. Pero pwede pa rin kayo maglagay ng asin. So, tulad na tulad yan natin ng asin. Para kahit paano. O yan. So yun guys, luto na yung ating napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Oh. Ginataang tulingan with pechay. Yan, subukan nyo rin magluto ng ganito at siguradong magugustuhan ito na inyong buong pamilya. Pwede kayong maglagay ng green chili, ako yan ang siling labuyo ng mas marami kung gusto nyo ng mas maanghang. Pero kung maglalagay kayo ng labuyo, mas better nagayatin nyo ng maliliit at isabay nyo sa gisa ng luya para mas maging malasa, lasang lasa talaga yung anghang. So yun, sana nagustuhan nyo aming dish for today. Kaya huwag nakalimutan mag-like, share and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang mga tipid lutuin tips na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na gustong makatipid sa kanilang mga pang-araw-araw na uulamin. So yun, sana gusto nyo aming dish for today. Magkita-kita ulit tayo bukas.